Pambungad na pagbati para sa mga mag-aaral na ikasyam na baitang. Maligayang pagdating sa ating new normal na klase. Ako nga pala, si Binibining Queenie Tuan, ang iyong guro sa Araling Panlipunan, Grade 9. So sa araw na ito, ay pag-uusapan natin o tatalakay natin ang tungkol sa mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo. At ang layunin ay nasusuri ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo. So ang layunin na iyan ang magiging gabay natin sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa araw na ito. May iba't ibang salik na nakaapekto sa pagkonsumo ng isang tao. Ang pagkakaiba-iba ng kanilang katangian ang dahilan kung bakit nagkakaiba-iba ang paraan at dahilan ng kanilang pagkonsumo. Ang mga sumusunod ay mababasa ang ilan sa mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ng isang tao. Una ay ang pagbabago ng presyo. May mga pagkakataon na nagiging motibasyon ang presyo ng produkto o serbisyo sa pagkonsumo ng isang tao. Kalimitan, mas mataas ang pagkonsumo kung mababa ang presyo, samantalang mababa ang konsumo kapag mataas ang presyo. Kadalasan, mas tinatangkilik ng mga mamamili ang produkto o serbisyo kapag mura dahil mas marami silang mabibili. Samantala, kaunti naman ang mga kanilang binibili kung mataas ang presyo nito. Sunod na salik ay ang kita. So ito ay nagdidikta sa paraan ng pagkonsumo ng isang tao. Ayon kay John Maynard Keynes, isang ekonomistang British, sa kanyang aklat na The General Theory of Employment, Interest and Money, na inilathala noong 1936, malaki ang kaugnayan ng kita ng tao sa kanyang pagkonsumo. Ayon sa kanya, habang lumalaki ang kita ng tao, ay lumalaki rin ang kaniyang kakayahan na kumonsumo ng mga produkto at serbisyo. Kaya sa kabilang banda, ang pagbaba ng kita ay nangangahulugan ng pagbaba ng kakayahang kumonsumo. Kaya naman, mapapansin na mas maraming pinamimili ang mga taong may malalaking kita kung ihahambing sa mga taong may mababang kita lamang. At dyan lamang po nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Para sa mga naka-online learning, maraming salamat sa inyong pakikinig. At para naman sa hindi, ay sagutan ninyo ang inyong mga module. Muli, ako, si Binibining Queenie Tuan, ang iyong guro sa Araling Panlipunan, Grade 9. Kung meron kayong mga katanungan, maaari nyo akong kontakin sa numerong naka-flash ngayon sa inyong mga screen. At bisitahin din ang e-learning site natin na gait.com/e-learning. Maraming salamat po.